Ako muna, his strength shall be hunger beaten, and destruction shall be ready at his side. He shall devour the strength of his sin, even the firstborn of them shall devour his strength. His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors. It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his. Brimstone shall be scattered upon his habitation. His root shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off. His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street. He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world. He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings. They that come after him shall be astonished at his day, as they that went before were affrighted. Misabay? Surely shall are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God. Pray, Lord, mga salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. As we study, Lord, the book of Job, chapter 18 naman yun. I pray na makita namin yung mensahe dito, Lord. May mga temang nauulit, but makita namin yung bago naman about this, yung mga charge, Panginoon, ng kanyang kaibigan, so-called. I pray iwasan namin lalo yung attitude ng hypocrisy, Lord. Makikita namin mamaya yung playing victim, Panginoon. So I pray na kayo panulati. Maraming salamat sa aming guest. Maraming salamat sa mga naliligtas sa kaluluwa, sa yung ministry ng inyong pinagkatiwala sa amin. But ganoon din po, Lord, pagtibayan niyo po kami, yung mga kabataan dito, Lord, matuto, Lord, mahalin sa salita ng Diyos, salita niyo, Panginoon, at ang kaluluwa din at the same time. So sila po yung mag-effort, Panginoon, para naman din yung bahagi ng soul winning program, Panginoon, yung soul winners. At salamat po sa mga nag-invite, salamat po sa nagli-lead, Panginoon, sa mga kaibigan para maligtas, and therefore maidagdag din po sa church para sa inyo, sila po ay maglingkod din po sa inyo, Lord. Salamat, Panginoon, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay, good evening po sa lahat. So medyo magkasabay tayo ng Job na magkasunod. Kumusta? Kumusta? Naka... Hindi mahanap. Baka naging visible. Mga ginos ka na. Okay, sige. Dito ka na. Dito na pa tayo. So again, title po nito ngayong gabi. So, wala dito. Pero ang title po nito, nabanggit kanina, Wicked. So, title po nito is The Wicked, ano sabi ko dyan? The Wicked Style of Playing Victim. Ganun na lang. Okay? The Wicked Style of Playing the Victim. Mga pa-victim ka ba? Pwede natin gawin nun. So, pwede natin idagdag din to sa mga kasalanan or dapat iwasan, no? So, pwede rin tong another style of lying. May pagsisinungaling. So again, to give context sa iba, salamat po dito. May guest po tayo, no? Pinag-aaralan po namin dito, puro Bible. Solid, no? At sa ganitong oras, ng Sunday afternoon, isa po sa siniseries namin yung Book of Job. So actually, karamihan ng books ay siniseries namin sa Thursday nights, New Testament. Dito naman sa Sunday night or Sunday afternoon, mga Old Testament books. Okay? Pwede rin New Testament, pero ito yung mga mas malbigat ba. Inisingit po namin pag hindi nag-extend yung message ng umaga. So again, ang context po, si Job ay matuwid na tao. Okay? To the point na talagang pinagmamalaki siya ng Diyos sa Satanas. Matuwid po siya. Pero ito po yung time na nasubok naman siya at hinayaan ng Diyos na siya isubukin. At ang nangyari sa kanya po ay una, namatayan siya ng mga anak. At marami din namatay ng servants niya, pero yung kanyang kabuhayan po, ubos. Si dito nag-business. Nalugi. Okay, nagtagumpay din. So, si Job ganun, binigyan siya ng tagumpay ng Diyos. Mayaman nga siya eh. Tapos isang araw lang, sinubok siya ng Diyos. Nangyari siya ni Satanas. So, ay nalugi. At ang pangalawang pagsubok sa kanya, second round, second wave,
yung katawan naman niya, yung kalusugan niya, ang hinayaan ng Diyos na subukin siya ni Satanas, no? So siya ay pinamusahan, di parusa eh. Tawag dyan, sinubok nga. Okay? So siya ay nagkaroon ng alala ko tuloy, no? Parang ito nandito ko, parang boys na naman eh. Anyway. So sa kanya, maraming ganito. Kahit saan pala, tumutubo daw yan. So, ano ko. Eh sa kanya, inihan ko talagang buong. Nausubok din pala ako, nakakarelate ako kay Job. Sino nausubok dito? Sino nakakarelate kay Job? Yung ang hirap ng buhay, sino dito? Wala, si Ray Ray? Bakit? Naglalakad. Wala ang school ng bahay. Saan ba school niyo? San Jose. Sa May Tulay. Malapit na sa ano sa po sa ano school doon? Crossing. San Jose. Sa crossing na lang. Crossing. Dulo pa? Pag namasahin, magkano? Hanggang sa kanila na? 30. 15. 30 plus 45. Grabe. Maaga na lang kayo umalis. Ngayon talaga, tsaga-tsaga lang. Kaya, experience daw din naman yan. Ganun talaga. Kaya, pray na lang kayo ng mga pangasawa kayo maya. Ang bahay kasi hindi naman. Pero maganda naman yung study sa bahay. Pero, yan. Sino pa nausubok? Huwag kayo ray-ray. Saka sa akin. Ikaw? Ikaw, ano ka? Ha? Ano, scout? Pagsubok ba yan? Malis ka na nun. Oh. Ano ginagawa niyo dun? Wala pa akong orientation pa lang. Orientation pa lang. Eh, paano masusubok? Napagtanto niya na ayaw niya. Hindi naman ano yan eh. Pero ako dati nag-scouting nga ako. Dito nga ako. Oh, dito ka mag-scouting. Mag-aaral tayo, mag-aaral. Yung may magagawa yan, mag-backwood. Yung ginagawa ng ano yun. Magagawa ang Boy Scout yun. Matututo ka mag-nat. Mag-ano. Yung pakinabang pa, di ba? Kami dati, nag-nat kami pagkatapos. Wala na. Para lang matuto. Wala kang narating. So kaya sa church, mas marami tayong application dito, sa totoo lang. Kaya nga, blessing din halala kahit magastos. Ano yun eh, avenue yun for training. Yan, tama. Si Bud, galing na mag-preach, diba? So, yan. So anyway, meron pa ba? Christian? Nakita namin yung mama mo. Nakita ka ba? Hindi. Andun yung mama niya. Kanina. So, sabi ko, ah, ba't wala si Christian? Ayun pa, natutulog. Ano natutulog? Medyo napahiya mo. Ano ba nangyari sa inyo? Nanagpo kayo? Backslide muna. Ang dami dong ano. Anyway, sige. Nasaan na ba kasi sabi ko? Yung pagsubok, okay? So yun ang buong book ng Job. Though actually, yun nga, makikita natin sa first part and sa later part naman, blessing. So sa kalagitnaan, ito po yung mga katotohanan ng buhay. So especially yung mga sagutan, kasi lahat po tayo, hindi maiwasan natin yung ang mahirap daw sa pagkatrabaho, hindi yung mismong trabaho minsan eh. Sabi yung iba, especially pag may politika daw sa opisina. Kaya maganda pa nga may mga ganyang trabaho, yung mga physical. May politika ba doon? Wala masyado, di ba? Sa amin kasi, kayupo lang eh. Kaya ang daing politika. So, mahirap makipag-deal sa tao, sa totoo lang. Pero, again, kaya naman, di ba? So,
So anyway, kaya again, itong mga mabasa natin dito sa chapter 80 naman, medyo naulit ng tema from the previous chapters. Kasi ang ano lang dito, syempre, di ba, mga friends ni Job, ay pinagbibintangan siya, may kasalanan siyang matindi, kaya daw siya pinaparusahan ng Diyos. Okay, kaya binawi ko yung sinabi ko kaninang pinaparusahan na, kasi hindi siya pinaparusahan. Sinusubok siya. Wala siyang kasalanan na ganong katindi para siya ay ganon ng Diyos. Kaya dahil siya sinusubok, of course, alam niya yun din, righteous siya. So kaya ayun naman niya sabihin na may talagang kasalanan siya na sobra. Na susubukin siya, paparusahan siya ng Diyos. So doon umiikot po yung tema ng Job eh. Pero this time, ang special na nakita ko po dito, ma-focus tayo, yung OA na itong si Bildad. So last time yung mga nonsense, reviewin nga natin itong mga ano ni Job, no? Para makuha natin, saka ma-overview natin yung Book of Job. Kasi pag hindi, eh parang paulit-ulit eh, no? Paulit-ulit naman talaga, pero at least makuha natin. Book of, dami na nating book na ano, daanan. Book of Job. So una, syempre, introduction, perfect and upright, then shall we sleep evil. So nasubok na siya. Nothing at that I greatly feared. And next, sa chapter 3, kung saan, medyo alam niya na pwedeng dumating sa kanya. Tayo sa ating ganun ako. O ikaw yung taong may pamilya, lalaki ka, ang lagi mong kinakatakutan yung ano eh, mawalang antabaho. Tapos, ayun, magkasakit ka. Yun, mahirap eh, no? Kaya, pero, pinapanalangin natin, wag, iniiwasan natin hanggat maaari. Magawa tayo ng mga kaparaanan na hindi mangyari yun. Kaya sa case ni Job, nangyari. Okay? Anyway, so ito na yung mga talastasan nila sa Eliphaz, ang title nila sa chapter 4, yung they die without wisdom. So ito na yung mga makakarali tayo ngayon na naman, kasi parang sinasabi nila at binagbibintangan si Job, na ikaw kasi, ganyan ka eh. So may katotohanan yun, yung ibang tao mamamatay na, hindi man lang natuto. So nag-focus tayo doon. And then come to thy grave at a full age. So yun yung maganda. Pag ikaw pinagpala, isa sa mga blessing, tatanda ka. Okay? May sumpa rin sa Bible, pag ikaw daw loko-loko, hindi ka tatanda. Mamatay ka na maaga. Okay? And then pity should be showed from his friends. So ganun tayo dapat. Pag nasusubok na yung ano, huwag mo nang pokpokin. Nasusubok na. Tulungan mo na lang. Hindi ka makakatulong. Hanap ka na kung ano makakatulong sa kanya. Okay? Pero hindi tayo obligado doon. Pero yun ang dapat. And then, why dost thou not pardon my transgression? So yan, appeal yan ni Job. And then, that God pervert judgment? Of course, hindi. Ang tanong sagot doon, walang mali ang Diyos. Ngayon, kung nasubukan tayo, nasusubok tayo, tingnan mo agad kung ano yung tinuturo sa inyo ng Diyos. Amen? Doon sa, bakit ba ako ganyan? Ba't ako sinusubok? Bakit ako may sakit? Bakit ako walang tabaho? Bakit, hindi ba ayos ang pamilya ko? So, tanong mo yung tinuturo ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya kinumusta ko pala yung nasabi ko lagi, si ano nga, yung sinend ni Pastor June, Pastor Michael, no? Kasi nga, naalala ko eh. So okay naman, nagkapatuloy sila, amen? Amen. Yung nasabi ko rin, hindi ko na masyado yun kasi hindi naman siya na gano'n. Pero nabatid lang natin yun. So okay ko, patuloy lang kasi saan tayo pupunta, di ba? Imagine mo, nag-mission ka, tapos ano, failed, anong gagawin mo? Di ba? Eh, samantalang pag ginagampanan mo na yung kalooban ng Diyos, okay na yun eh. Considered na po sa success yun. Next time, iyaano natin yan. The topic natin yan. So, yun. Na-encourage naman. And then, sa chapter 9 po, but how should a man be just with God? So, in-explore lang natin yung katotohanan, paano ang tao ay ma-justify. Ibig sabihin, mahiging matuwid sa harapan ng Diyos. So, nakakarali tayo doon lang soul winning. Amen. So, sigurado naman sa langit si Kuya Francis. Amen. Si Kuya Ate Lilet. Biruin mo yan. Ate Lilet, sigurado ako sa langit? Huwag muna mamaya. Anytime. Pwede na. Sigurado na sa langit. Anak ka na ng Diyos, Ate Lilet. Amen. So, birthday mo na ngayon. Yun ang maganda, tumiming. Hindi mo makakalimutan yung spiritual birthday mo. Ako, nakakalimutan ko na eh. Anyway. So yan po yan, but how should a man be just with God? Di natin kaya. Salamat sa Panginoon, siya yung namatay para sa atin, yung kanyang katuwiran, inascribe sa atin.
Nabanggit kanina ng mga ganyan. I will leave my complaint upon myself. So yung sinabi ni Job, kasi wala na siyang ibang masisi, wala na siyang ibang maturo. Minsan kailangan natin gawin yun. Huwag tayong magturo. Amen? May karoon tayo ng ano dyan, topic. Kasi minsan sa church, ganun. Walang umaako. Ang kanina, nalaglag yung gitara. Nakita ko agad. Hindi ako. Kasi alam mo, apagalitan, di ba? Eh si Job, matalino siya eh. Ibig sabihin, alam niya, inalaw ng Diyos to. Nangyari to, inalaw to ng Diyos. So kaya, alamin mo na lang yung lesson na tinuturo ng Diyos sa'yo. Ganun. And not to blame others. Ano pa? Then the eyes of the wicked shall fail. Job 11. So again, naalala natin na pag tayo ay mali yung ating pagtingin-tingin, mamaya, katulad mamaya, pag wicked ka, may paglalagyan ka sa Diyos. So, ano pa? And then, Job 12, that not ear try the word. So ganun tayo po. Habang kayo nakikinig, sana nakikinig kayo. Yung ginagawa nyo ngayon, hindi kayo magsisisi kung nakikinig kayo, inaalam nyo kalooban ng Diyos. Amen? Diyan din yung nag-umpisa. Lahat, ganyan. Ngayon, yung mga na-miss ang church, na-miss ang kalooban ng Diyos, pag na-miss nila ang church, ayaw nila sa church, katulad sa dami natin ini-invite, hindi na nila malalaman kung ano na-miss nila eh. Pag tanda-tanda yan, magugulat na lang yan. Yung nga, yung mga kaibigan ni, sino ba? Christian, ano natin, may kaibigan siya na inaasaw-asaw siya dati. Di ba? So, after 20 years, nag-meet kayo ulit. Ano mangyayari? Magugulat yan. Ba't ang si Christian kahit na paano, di ba? Maayos ang buhay, maayos ang pamilya, may alam sa kalooban ng Diyos. Ako, hindi ko alam yun. Ganun yan, kasi pinabayaan nila yung sarili nila, na-miss nila yung opportunity. So, pwede pa naman silang humabol, sana, pero ang hirap. So, kaya nasan tayo? That not the ear tried the words. Makinig kayo, huwag kayong manghihinayang sa every time na pinipilis sa salita ng Diyos, tapos kayo naman, nakikinig, evaluate nyo, itry nyo. Okay, hindi lang sa ears yan, obviously, sa utak yan, saka sa puso. And then, sa Job 13, title po natin ito, Why Hide Your Face? Obviously, ito yung pagkakataon na parang Diyos yung nagtatago. Hindi lang siya nagtatago, pero minsan, hindi tayo hinaharap kasi minsan tayo may kasalanan. And then, sa 14 naman, do not bring out from unclean thing. Nag-focus tayo dun sa parte ng chapter sa nabanggit, wala daw lalabas na malinis sa isang bagay na madumi. Spiritually and even physically. Totoo po yun. Unless, of course, linisin. And then, thine own mouth condemn thee. Sa 15 po yan, Job 15. Kumbaga, minsan, nasa tao, paano malalaman may mali siya, tanungin mo lang. Diba, sa soul winning, lagi natin tinatanong. Diba, bakit kayo tinatanong? Para malaman ko anong laman ng puso mo. Magsinungaling ka man, kung wise ako, makikita ka rin kita, ay, sinungaling to. Diba? Ganun po yun. Kaya mag-iingat, hanggat maaari, of course, huwag ka na magsinungaling. And then, applicable po yan kahit sa labas ng church. Malalaman mo kung sinong sinungaling dahil sa kanyang sasabihin at even sa hindi niya sinasabi. And then, last time, plead for a man with God. So, parang soul winning din. So, gusto natin, minsan ibang tao, nasa state sila na walang magagawa. Ikaw ngayon yung medyo okay, matalino ka ngayon, malakas ka ngayon, pwede mong ilapit sa Diyos yung ibang tao. Amen. Ganun ginagawa natin. Then last week lang po ito, no? Clean is strong. Kasi nakita natin, pag malinis ka pala, sinabi ni Job, lalakas at lalakas ka. So, yun muna ang gawin mo. At pag may dumi, naalala ko lang tuloy na kita ko sa YouTube, no? Yung makina niya, kahit malinis, kahit yung makina mo, malakas yung makina kasi malakas yung sasakyan. Mahal. Bumili ka ng kung anumang sasakyan. Ano malakas sasakyan ngayon? Mga SUV, di ba? Pag napabayaan yan, dudumi yung loob niyan. Hindi ka nag-change oil, uusok yan. Hindi pwede pabayaan yan. So, madumi. So, hindi na yung lakas niya, nawala. Mandang huli, ihina na hanggang masira. So, kaya lesson natin last week, magpakalinis tayo sa Diyos. Amen? So, yan. Maganda yan pag ginawa niyong contest. Ngayon naman, hindi tayo sa pa-victim effect ni Bildad. So, ito, mag-umpisa tayo kay Bildad. Again, isa sa mga kaibigan ni Job. Ito yung sinabi niya. Si Job po ay walang kasalanan na para siya ay parusahan ng ganong katindi ng Diyos. Siya ay sinusubok lang.
So tingnan natin ano sasabihin ni Bildad. Ang sabi niya, verse 2, how long will ye will it be ere ye make an end of words? Sa Tagalog, kailang ba hinto? Yun yung sabihin nun. Kailangan ba titigil pagdadada mo dyan? Ginaganon siya, no? Kasi feeling niya, or ibig sabihin, hindi na nila pinapahinga si Job. Nakikinig niya na nagsasalita, pero hindi inintindi exactly kung saan nanggagaling si Job. And therefore, hindi sila magkaintindihan. Kaya sabi niya, Mark! And afterwards, we will speak. Ibig sabihin, tumigil ka na, kami naman. Wherefore are we counted as beast and reputed vile in your sight? So dito ko na nakuha yung title. Obviously, over top na to. Ibig sabihin, ang feeling daw ni Bildad, si Job ay tinatrato silang animal. Either bobo or pag sinabing vile, nakakadiri. Okay? So, yun na. So, obviously, ginawa ba ni Job yun? May mga time na sinasabihan na lang parang wala ka pang unawa. Di ba sabi ni Job sa kanila? Pero, hindi naman parang hayop at nakakadiri sa iyong paningin. Okay, hindi naman ganun. Kaya, obviously, mayroong ginagawa si Bildad dito na, again, yung pag-aaralan natin ngayon, yun yung sabing pa-play victim. Pag sumagot ka lang, kasi ito, madalas maranasan natin ako, ibang ko kayo. Diba, kunwari, may nagsalita dyan. Alam mo, may mali. Papansinin mo lang na parang mali sinabi mo. O, sabihin ko lang ay, madalas yung sa repent of your sin, mali yan kasi yung wala sinabi sa Bible na repent of your sin to be saved. Sabi lang repent. Okay? So, magkaiba yung repent of your sin. Dahil sa Book of Mormon nakuha yun, hindi sa Bible. Ang sasabihin agad, ano? Ibig mo sabihin, di ako ligtas. Ganun agad, di ba? Kaya, inasahan mo, wala akong alam, di ako nakitindi ng Bible. Mga ganun ba? Pa-play victim. Over the top response. So, ano mangyayari pag ganun ang response mo lagi? Ano mangyayari? Ito, makikita natin dito hanggang matapos. Over the top. Ibig sabihin, ay sobra-sobra. Kala mo, inaapi. Parang ganun. And therefore, pag ganun ang tingin mo sa isang tao, hindi naman. Pero pag ganun ang tingin mo siya, kahit hindi siya ganun, hindi mo na siya maintindihan. Ang tingin mo lagi, kinakawawa. Ikaw laging, ilang beses na rinig yan ako, dalas. Ibig sabihin mo, ikaw lang tama. Ha? Sinabi ko yung, ang dami nagtuturo din ng katulad na nagtuturo ko. Hindi ko sinabi, ikaw lang tama. Hindi, ikaw lang tama. Feeling mo, ikaw tama. So, over the top, pa-victim. At, mag-git ko lang sa isa. Ito, hindi ka nagtuturo ng repentance eh. Di ba? Yung mga kasinungalingan, tapos parang sila pa yung biktima. Ay, ba't ba nag-i-react ka na, ikaw kasi! Di ba? Ay, sige, tama. Parang wag mo lang punahin. Okay? So, tingnan natin dito hanggang matapos na babalikan ulit natin idea. Okay? Eh, sabi dyan, he teareth himself in his anger. So, actually, ito, lahat ang sasabihin dito, puro pang bibintang na. Okay? Kasi nga, alam natin in context na hindi naman ganun si Job, pero grabe yung mga sabihin sa kanya. So sabi nito, pag ikaw daw ay binibiktima mo kami, ang feeling lagi siya, oy, ano kay hater ka eh. Di ba? Dahil tayo mga Baptist, sinuturo mo yung ano, galit tayo sa bakla. Kasi ang Diyos galit sa bakla. Eh, pag sinabi mo yung totoo, sinasabihin niya ko eh. Mali ka kasi, tao din ako eh. Ay, huwag ginagawa, tao din yun eh. O, di ba ngayon, may kalaban ka ngayon agad na hindi mo naman kailangan mo yung kalaban. Kasi nagpo-bebe lagi na sa utak ko. Pa-victim. Di ba? Ay, mga bata, alam na alam din yan. Kaya minsan yung mga kuya nito, isa nagpapa-bebe yung isa, umiiyak ng, bakit umiiyak yan? Diba? Pagalitan na yung matanda. Oh, ninaktan mo yan, oh. Yan. Eh yun, ganun pala yun. Uulitin ulit yun. Mga bata. Okay, so huwag niyang gagawin yun. Okay, so anyway, ito ba? He teareth himself in his anger. Yung parang sinasabi, galit ka lagi. Eh pag ikaw na, pinapagalitan ka, may mali ka naman talaga. So yung ikaw, lagi kang galit. Eh kasi lagi kang loko-loko eh, di ba? So para hindi ka pagalitan, nasabihin mo, ba't kayo nagtitingin eh? Medyo. So, para hindi ka pagalitan, bibintangan mo siya ngayon. Eh, ikaw, lagi kang galit eh. Uy, lagi akong galit. Eh, kasi lagi kang loko-loko eh. Eh, ba't dito, hindi ako galit, no? Di ba?
So, yun yung mga style na yan. Ingatan nyo po yan. At huwag din kayong papabibiktima. Okay? Ano pa? Marami pa to eh. Hanggang matapos tayo. Shall the earth be forsaken for thee? Sabi, ano? Ikaw lang tama. Gusto mo. Lahat kami umalis na dito. Ikaw na lang dyan sa earth. Kasi ikaw lang tama eh. Parang ganun eh. And shall the rock be removed out of his place? Ano kinalaman ng bato? Ibig sabihin ng parang ginagamitan niya ng talinhaga yung kalaban niya. Si Job na wala namang ginawang mali. Makikita niya yan. Isa pa, actually hanggang matapos, puro ganito to eh. Yea, the light of the wicked shall be put out. Totoo! Alam mo yung light ng wicked, paulit-ulit po to eh. Ano ba yung light natin minsan, yung tinutukoy sa atin? Ano tinutukoy ng light ng tao? Hindi si Jesus ah, yung kabutihan. Pwede gano'n, no? Pwede rin buhay actually. Yung buhay mo mismo. Ibig sabihin, parang kandila. Mamaya sabihin yung kandila eh. So, ang kandila, ang buhay niya, nasa apoy. Pag nawala na yung apoy, patay na. And the spark of his fire shall not shine. So, yung buhay mo, o yung pwedeng sigla mo, o yung mamamatay yan. Ibig sabihin, mawala yan. So, parang sinusumpa niya na si Job. At hindi to. Ganyan din po yung minsan mga pa-victim. Sabihin, ano ba? Mag-aaral ka na. Sinisigawan mo ako eh. Hindi na ako mag-aaral lalo. O, ba't di ka nag-aaral? Eh, sinigawan ako. Eh, sige, huwag ka na mag-aaral. Kasi ganon. Pag-victim ka. Ano ba? Steps of his strength shall be straightened. The step of his strength shall be straightened and his own counsel shall cast him down. So, pag sinabing straightened, minsan maganda to eh. Nadutuwid. Pero actually, hindi tuwid yan eh. Pag straightened, tingnan nyo yung ano, spelling, kung nakita nyo. Pag sinabi straightened yan, isa yung parang maninipis. Okay? So, ibig sabihin, no, manghihina ka. Diba? Parang straight is the way, narrow is the gate. O baliktad. Kumikitid, yan. And his own counsel shall cast him down. O, kala mo, matalino ka, lalo ka mapahamak. Ganun daw. O, tama ba yun? Pag matalino ka, mapahamak ka. Minsan, diba? Pero, ang again, mali yung application niya against Job. Ano pa? For he is cast into a net by his own feet. Totoo yan, sabi niya sa Proverbs niya, di ba? And he walked upon a snare. And the gin, so gin is a type ng ano din yan, trap, shall take him by the heel and the robber shall prevail against him. So, parang sinusumpa lang si Job, sana next time, sana ikaw ano ka rin, malaman na may kasalanan ka talaga, matrap ka. The snare, ganun din po yung snare, parang trap, gin, is laid for him in the ground, and a trap for him in the way. Terror shall make him afraid on every side and shall drive him to his feet. So parang inuhulaan niya, ito si Job. Magkakaroon to ng sumpa, mahuhuli din to, maghihirap din to. Doon na nga siya, wala nang idadagdag sa paghihirap ni Job eh. So, ganun pa sinasabi mo. So, obviously, makikita natin may maling spirito itong si Bildad. Amen? His strength shall be hunger-beaten. Ito, bago to. Hunger-beaten. Ano yun? So, pag kinagat, masakit, di ba? Pero pag ang kumagat sa'yo, gutom. Ano yun? Gutom ka talaga. Okay? And destruction shall be ready at his side. Ibig sabihin, nandyan lang yung destruction. Ibig sabihin, hindi lumalayo sa'yo. Anytime, pwede kang either mapahamak. Okay, so parang sinusumpa niya na basically si Job. So, matindi, no? It shall devour the strength of his skin. Ayan na, patama sa kanya yan. Diba? Alam niyo naman, sakit ni Job ay boils. Diba? So, gano'n, parang gano'n ginagawa niya. Hindi talaga siya nagpa-prophesy. Ang ginagawa niya, nag-iisip siya ng masama para sa tao and then sasabihin doon sa taong yun para maging tinatawag nilang self-fulfilling prophecy. Mag-ingat po kayo dyan. For example, ito. Sample lang kayo. Na, si Yesha, napakabuting Kristiyano. Eh, may nainggit sa kanya ngayon. Hindi, si Yesha. Ay, hindi ka magkakaasawa kasi puro ka, ano. Hindi ka malandi katulad namin. Hindi ka nagtitiktok. Hindi ka magkakaasawa. Alam ba nila yon? Pero yun ang pinoproject nila sa inyo, di ba? Ano ba? Sino ba? Mare, si... Si Joshua.
Kahit sino pa yan, yung hindi nila alam, kasi hindi naman alam yan, una, ang Diyos lang nakakalam. Pero minsan tayo, may alam tayo kasi, pag nakita mo yung pattern sa Bible ng isang tao, for example, either tamad, naka walang makakating to, totoo yun. Unless magsipag. Soon, okay? Or later. So, pero yung yun lang, walang magkakagusto dito kasi hindi ka makakasawa. Ginagawa mo na kayo mabuti, di ba? Katulad yung mga nag-post, di ba? Ay, wala ito si Pame. Walang magkakagusto dito kasi puro church eh. Isang haba ng palda eh. Wala kang si Maria Clara. Mabuti kang Maria Clara. Eh kung ano, wala kang lelong, lelang, ano? Losyang, ano kang lola, si Lola Pame, si Lola Yesha, si Lola... Lakas mong asa, di ba? Sigurado kung hindi ka magkakasa. Hindi nila alam yon. So para kanila sinusumpa ngayon, di ba? So sama po yan. At ba't pas na ginagawa nila yon? Kasi nga, may galit eh. So gusto nila mangyari sa iyo. So nilalagay lang nila na parang may pangunawa sila. Ito mangyayari sa iyo, pero actually hindi. So mag-ingat kayo doon, huwag niyo kayong papaloko doon. Eh kasi may, paano mo nasabing gano'n? Eh mayroon akong kilalang gano'n na papalda pa, pa-church-church, hindi nag-aasawa. Ay, oo nga, no? Eh kayo, kung bata-bata ka pa, hindi ka rin marunong. Eh, mas marami pa akong kilala na hindi Kristiyano, wala rin kasawa. O, iniwanan ang asawa, paano yun, no? Diba? Ganun yun. Ganun ba nandun? Yes, meron talaga din. O, pero hindi ibig sabihin nun, sigurado yun, di ba? At lalong negative sa'yo, tapos nagtitiwala ka sa Diyos, tapos negative ang pinopronounce sa'yo. Huwag kayong papaloko doon. Amen? Amen. Anyway, ito yung ginagawa ni Bildad kay Job. So, obviously, alam natin yung katapusan nito, di ba? Pinagpala si Job. O, ano siya ngayon, di ba? Anyway, so pinaparinggan siya, oh, yung mga katulad mo, mga kasalanan, magkakaroon ng bulutong, nasakit sa ano, yan ang sinasabi, eh, nangyari na nga eh. So basically, parang false teacher to false prophet na ganun. Anyway, even the firstborn of death shall devour his flesh. So ano man yung firstborn of death na yan, obviously, parang panganay, pag sinabi panganay, ibig sabihin lang, parang mamatay ka agad, parang ganun. Shall devour his strength. So again, parang sinusumpa na siya. Amen? Kasi nga, nakikita na, nanghihina na si Job. Ha, mamamatay ito ng maaga. Pero hindi niya alam yun. Okay? So, anyway, ano pa? So nakikita niyo ba yung wickedness nito ni Bildad? Hindi niya alam, nagmamarunong, tapos yung righteous person pa ang sinusumpa. So iiwasan po natin yan. His confidence shall be rooted out of his tabernacle. Ano yung rooted out? Aalisin. So yung tabernacle lang, parang bahay lang yan. So anong sabihin ng confidence niya, maaalisin doon. Isa sa mga, alam nyo na, pag yung mga payamanan, madalas sa hindi, palakihan ng bahay yan eh. Diba? Kasi, hindi lagi ha, pero madalas sa hindi, yun yan, palakihan ng bahay kasi nakikita mo agad yung mayaman ba yan, malaki bahay, diba ganun yan eh. Though, yun nga, may ma-exemption dyan, sina Elon Musk daw, hindi lang nag-aaral ng bahay. Anyway, kasi sa ang sumpagin ni Bildad kay ano, yung confidence mo, ibig sabihin, mawawala. Ibig sabihin, siguro nga kasi may sumpa sa kanya, either maghirap siya ng husto, eh wala na. Wala na yung confidence niya. Okay, nakukuha ba? So, sinusumpa siya basically. It shall bring him to the king of terrors. So, yun talagang yun. Pag wala kang confidence, takot ka. Yan. Kasi totoo naman yun, pag ikaw talaga, pag sinumpa ka talaga ng Diyos, matatakot ka kasi alam mo, yung inaasahan mo, for example, anong inaasahan mo? Lakas mo, talino mo, pera mo, investment mo. Pag ginusto ng Diyos, talagang mawawala yan eh. Ang problema kayo yan, no? Bildad, sinasabi yun about Job na hindi naman tama. Tuloy lang natin kasi isang buong tema nito hanggang matapos. It shall dwell in his tabernacle. Ano yung it? Ano ba yung tinutukoy kanina? Terror or yung takot. So mawawala yung confidence, papalitan daw ng takot. Yung takot ngayon, pag dwell in his tabernacle, ibig sabihin, lagi kang takot kasi yung takot nasa bahay mo. Because it is none of his. Ibig sabihin, parang hindi mo na rin
parang siguro puro utang na yung bahay mo, hindi ko na bahay. Paano nangyari yun? Kasi meron ng kukuha niyan eh. Brimstone shall be scattered upon his habitation. So, yun pala yung sabihin na, di ba? Kahit may malaki kang bahay, malapit sa Mayon. Ay, mahal yun, di ba? Lalo sa Tagaytay, yung nag-commercial ngayon yung mga Tagaytay eh. Parang magkano lang sa Facebook, nakita ko parang 15,000 lang may bahay ka na sa malapit sa Tagaytay. Oo, oh, yun na. Pero down payment lang yun. Mahal ang bahay sa Tagaytay, alam niyo ba yun? Eh, nagalit ang Diyos sa kanila. Eh, pumutok yung vulkan. Doon exactly pumunta sa bahay mong napakamahal. Anong gagawin mo? Wala kang magagawa. So, in a way, totoo yung sinasabi nito pag gusto na yung Diyos. So, ba't mo kasabihin kay Job yun? Sige nga. Andahan niya, huwag niyo sasabihin, huwag niyo popronounce sa inosente, lalo sa righteous person. Pero may iba ganun. Matapang rin to. Pero pag ang Diyos ang gumante, patay ka. Ba't mo sasabihin sa righteous person? Sige nga. And his root shall be dried up beneath. And above shall his branch be cut off. Talagang sinusumpa na eh. Ano yung roots? Pwede mo sabihin, parang kanina, bahay din. Pwedeng ganun. Or, ano yung mga inaasahan mo sa buhay? Lakas mo. Ano ba yung inaasahan sa buhay? Kaibigan. Trabaho. So, parang sinasabi, matutuyuan ka. Alam nyo ba yun na to yung, ano, ako, hilaman ako dyan. Minsan, di ko alam ba't na, bigla na lang mamamatay. Dinidilig ko naman. Yung pala, yung ugat, patay na. Either may pineste, or natuyo, or sobra naman nabasa. Tawag nila doon is, basta, root rot, nabulok. So parang gano'n sinasabi dito, pinukumpara yung tao, dating, for example nila, mayama, pinagpala, maayos yung, ano, nakakita na ba kayo ng gano'n? Na, sa artista na lang tayo, nakakita na kayo ng artista, siyempre hindi napapakita yan eh. Pero pag pinakita yan, dati ito yung poging-poging, ngayon mukha ng, ano, addict na. So, ganun ang sinasabi kay Job. And above, sa taas naman, shall his branch be cut off. By the way, binabasa natin kanina ng ano, sa Psalms, bow yun na bow. Yung B-O-U-G-H, bow. Hindi bow. Pero, anyway, pag sinabi bow, branch din yan. Malaking branch. Anyway, ganun daw. So, sinasabi, o sige, kung may anak ka man, kung may kayamanan ka man, puputulin daw yan. So, isa yung maghihirap ka din or mamatay anak mo, ganyan. His remembers shall perish from the earth and he shall have no name in the street. Yun nga yun. So, yung sabihin, wala pati anak mo patay. Eh, di ba nangyari kay Job yun? Nakita niyo yung wickedness nito ni Bildad. Alam niya nang nangyari, sabi niya, nagpa-officer, mangyayari sa'yo yun. Eh, nangyari na nga. Gusto lang niya mang-asal. At totoo naman, nangyari nga kay Job yun. Talagang wala na magamana nung ano niya. Pati pangalan niya, wala na magamana. Patay eh. Pero yung wickedness, again, yung ina-apply kay Job. O dyan, he shall be driven from light into darkness and chased out of the world. So, matalinhaga, no? Ibig sabihin lang, hindi na siya makikilala. Isa yun sa mga pwedeng, ano dun, implication nun. Pag light into darkness, hindi ka na makikilala, o malilito ka na, hindi ka na sikat, laos ka na, chased out of the world. So, hindi ka lang pinapabayaan, o dyan ka lang, ha? Hindi, hahatawin ka pa. Oh, ano mo yung kalaban natin? Hahabulin pa pa. Kawawa, may ganyan ba mga tao? Ganun, di ba? Kilala ko ganun eh. Takot na takot siya kung saan pupunta. Ay no, hindi ako pwede dyan. May kalaban ako dyan. Okay, ito na. Matapos na po tayo. He shall neither have son nor nephew among his people nor remaining in his dwelling. So again, matay daw yung anak mo, pati pamangkin mo. So matindi yung sumpa sa kanya. No? Pero again, dito to. Pero sana nakikita niyo yung wickedness ni Bildad. They that come after him shall be astonished at his day. Astonished na naman, no? Astonished lang yan. Sabi, magugulat. Ha? Si ganyan? Ha? Nagkasakit? Ah, di ba mayaman dati yan? Ha? Pati anak niya patay? Ha? Imposible. Ha? Ah, sabay-sabay. Sa isang araw. What a coincidence. Pero ganun daw, yun sinusumpa sa kanya. Tapos na tayo, surely such are the dwellings of the wicked. Gano'n mo yun. Imagine nyo lang, walang kasalanan si Job. Tapos sasabihin, wicked siya. Tapos ito, mangyayari sa'yo. Ang hirap. Nakipag-deal sa tao. Amen?
And this is the place of him that knoweth not God. Yun ang malala. Halimbawa siguro unsaved to, sasabihin ikaw yung saved, sasabihin unsaved ka. Parang ako, may nagsabi sa akin ganun. Noong una, sabi, oh, save ka lang. Kapatid, kang tawag nga sa akin, kapatid eh. E bandang huli, sabi ko, inaasal ko na kasi Yahuwah eh, Yahuwah daw. Eh paano yung di Yahuwah ang ano, pangalan ng Diyos? Hindi ka maliligtas, hindi ako ligtas, ganun. Ganun ang sinasabi mo. Hindi naman ganun, pero ganun. Hipokrito mo mga to eh, sa totoo lang. Eh ang ginawa ni Bildad. Kaya na mangyayari sa iyo kasi hindi mo kilala ang Diyos. So wicked, amen? Nagkumpisa lang siya sa pabiktim, eh, ikaw kasi, nasabihan mong ganyan, di naman eh. So mag-iingat tayo sa ganyan. Ngayon, wala na dito, pero ano yung mga dahilan na yung iba nagpapabiktim? Malamang sa hindi, kasi ang gaganda na ng mga sagot ni Job, di ba, previously. So I believe, alam na nila na mali sila. At hindi nila matanggap, hindi nila ma-accept, at they cannot deal with that. So anong gagawin nila? Gagawa sila ng style para magmukhang mabaliktad yung, di ba? Kaya ngayon, ako yung victim. Kasi, ako yung biktima ni Job. Di ba? Eh, kasi sinasabihan mo ako eh. Kaya sabi sa akin na iba na ano, eh, wag na pag-usapan yan, wag na pag-usapan yan. Importante to. Hindi, wag na pag-usapan. Napahiya kami. Pero siyempre, ayoko kong sabihin papahiya kami. Kasi ayoko kami na mali kami. So, pero wag natin pag-usapan. Pag-usapan na naman. Oh, yan na naman siya. Pag-usapan na naman. Pwede naman yung pag-usapan yung bagay na doktrina yan eh. Diba? So yung parang kang hinahabol, parang kanina, parang kang takot sa sarili mong luluwa tuloy. Anino? Ay, yan na naman si Ace. So pag-uusapan na naman yung mali natin. Hindi naman lagi. Eh ngayon, lalong alam ko na ayaw mo. Di wag! Kaya huwag ka na magpa-victim, ha? Diba? Huwag ka na magpa-victim. Yung sabi ko kanina, victim... play victim. Huwag ka na magpa... Ay, yan naman eh. Kaya naman ako galit sa'yo kasi kasalanan mo eh. Nasasaktan ang loob ko eh. Isipin mo rin minsan, bakit ka nasaktan? Yan ang tanong. Kaya like ko naalala ito pag inaalala ko kayo, kakaroon tayo ng part 2 ng ano, in terms of right and wrong. Napaka-applicable sa maraming places. Ito ganun din. Paano mo nasabing biktima? Paano mo nasabing mali? Pag-usapan natin yung tama at mali, hindi yung sino nasaktan or, di ba? Eh, nasaktan ka, therefore tama ka. Nabiktima ka, therefore tama ka na. Hindi. Isang kaya ka nasaktan, kasi ikaw mali. Ganun yun. At talagang masakit. Pero dapat nga hindi, kasi kung titiwala ka sa Diyos, eh, alam naman natin, walang perfecto. Kung mali ka, di tama mo yung mali mo. Amen? Amen. Ang title natin, The Wicked Style of this play victim people. Okay? So, huwag kayong pablay. Kung talagang sabi niya kasi mali ka, baguhin mo na lang. Tapos agad. Huwag ka lang magpa-play victim. Ngayon, kung talagang biktima ka, ano nang gagawin mo? Kunwari, biktima ka talaga. Gawin mo yung tama. I mean, huwag ka magpa-biktima. Diba? Iwasan mo maging biktima ka. Paano ka ba na biktima? Bakit ka na biktima? Paano kang nakarating sa gano'n na ikaw yung nabiktima, diba? Salita lang, nabiktima ka. Huwag mong pakinggan kung talagang, alam mo na, masakit magsalita kasi totoo. Amen? Amen. Maganda yung joke pero medyo malalim. Pero kaya nga ginagawa kong gano'ng paraan para ayoko masyado magtagal. Bisita tayo, no? Pero ganito pa kami actually, kulang pa tayo ng 15 minutes. Kaya tatapusin ko na po, no? Para sa inyo. Anyway, maganda rin ako. May question ba? Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Book of Job, napakahaba. And yet, may mga temang paulit-ulit. Nawa, makuha namin, Panginoon, yung gustong patating itong libro nito sa amin. Hindi aksidente na ito po'y binigyan nyo ng place, Panginoon, at space sa inyong salita. I pray na pagkatapos namin ito, ang dami namin wisdom na nakuha. At yun din po, Lord, ay hindi kayo matakot sa mga katulad ng ganitong discussions, discourses, na para bang hindi namin kaya intindihin. So, hindi kaya intindihin, Panginoon, tiwala lang kami na kaya namin intindihin. So, again, sa aming church, Panginoon, salamat sa patuloy ng bawat isa. Tawarin niyo po kami, Lord, sa marami namin pagkukulang. Minsan din,
ay kulang ko sa ibang bagay. Sa ibang bagay naman ay okay naman. But naman makita namin doon ay katulad ng inayaan yung mangyari kay Job, Panginoon, sinusubok din minsan, Panginoon, ang inyong lingkod. Ganun po yung makita namin pag kami po yung nakita namin na kami po yung sinusubok. Wala nang makitang dahilan. Wala nang kasalanan talaga. Hanapin namin yung aral dito sa mga bagay na inaalaw niyong mangyari sa amin. Nalang po, Lord, sa pagpatuloy, kayo pong mag-busba sa bawat isa. Following activities, Panginoon. Lagi sila sa mga kapatuloy. Train nyo po, Lord, sila sa mga salita. At magagamit nyo po sila later. Nandito po sa bawat isa. Gamitin nyo po kami ng lubos. Again, kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen.